malalaman mong mabait ang isang babae. Kumati yung dede ko. Aman ko lang na may gusto ka sa akin. Gusto ko yung bibingka mo. Paano kung walang buhok? Wala ring damit. Sinit ka magpapatato? Ayaw mo ba nun? Utang na loob. Diligan mo na. Kung malaman ko lang na may gusto ka sa akin, didiligan kita. Puro ka kalokohan, kalokohan. Yan, tuloy. Walang nagsiseryoso sa'yo. Gusto mo ako magseryoso? Wow. I love you. Sana. Pare, tulungan mo naman ako sa problema ko. Bakit? Anong problema, Mare? Utang na loob. Diligan mo naman ako. Love, kumati yung dede ko. Eh di ba sabi nila kapag kumati daw ng bababaeng yung jowa, kala mo di kita mahuhuli, ha? Tamang hinala ka na naman. Maligo ka kasi. Alam mo, kapag naging tayo, promise, hinding-hindi ka masasaktan. Alam ko naman na hindi ako masasaktan sa'yo. Nasa itsura mo naman na maliit yang sa'yo. Malalaman mong mabait ang isang babae kapag maliit ang didi. Ba't sa sinig ka magpapatato? Ayaw mo ba nun? Pangalan mo nga yung papalagay ko eh. Alam ko naman pangalan ko, kaya nga ako nagagalit eh. Ba't ka nagagalit? Ano ibig sabihin nun? Singit lang ako sa'yo? Kinakaya mo ba ako? Paano masabi? Kinakaya? Hindi kita kinakaya. Bakit mo ko iniiwan? Shhh! Ang ibig sabihin nun, yung panty mo butas, adungaw yung tilapia mo. Madali lang naman intindihin ang ugali ng mga babae. Para ka lang nagtinidor ng sabaw. Hindi niyo ba napapansin yung mga lalaking malalaki ang tiyan? Yung matataba, pag umiihi ang tatagal nila. Bakit? Hinihila pa. Ate! Gusto ko yung bibingka mo. Wow! Kahit medyo sunog. Bes! Sabi mo, matamis ang bibingka. Wow! Oo naman. Bakit yung natikman ko kaninang madaling araw, maalat? Honey, kinakabahan ako. Baka di ko kayanin. Parang natatakot ako. Alam mo, honey, kaya mo yan. Eh, di ba meron kayong alagang ahas dati? Oo, pero takot talaga ako sa uod. Ganda lason sa mga tigang. Wow! Mainit din ang ulo. Ano ngayon sa'yo? Bakit palagi mo kung ba'y nakikalaman? Malaki ba yan? Huwag mo nga amunin ang pagkalalaki ko, ha? Baka mapasubo ka. Pasubok? Yeah, boy. Doc? Ano kaya nangyayari sa mata ko? Parang minsan, nanlalabo. Hindi ako makapagbasa ng maayos. Aww. Ano kaya nangyari sa mata ko nito, Doc? Baka naman may payo sa akin. Kapapanood mo ng buldyan. Kaya ako nagbagong buhay na. Huwag nating hintayin na tayo ay mabulag pa. Gago! Ang kabit parang prutas na durian. Kahit anong sarap mo,
mabaho ka pa rin. Babe, gano'n mo ako kamahal? 31%. Eh, bakit 31% lang? Gusto mo pa ba ng 69? Pwedeng magtanong. Ano yun? Paano nyo ba malalaman kung tunay kayong mahal ng lalaki? Yung mga lalaking nagmamahal ng wagas? Kumakain yan kahit walang hugas. Putang ina ninyo. Nak, magsaing ka nga muna. Bakit ako na naman, ma? Apat kami magkakapatid. Ako lang inutusan nyo. Paano ko sila uutusan? Nasa abroad sila. Nagtutulong-tulong para bilhin yung mga pangangailangan mong batunggang ka. Saan ka na? Pre, narinig ko kanina parang galit na naman sa'yo si Mrs. Ah. Oh, pre. Nagwala na naman kasi ko kanina. Nagwala? Eh bakit parang si Mrs. mo lang yung sumisigaw? Nagwalang kibo. Isayaw mo ako sa gitna ng ulan. Ano susunod dun, pare? Lagnat, pare. Lagnat. Mahal, preno ka ba? Alam ko na yan. Bakit? Ako yung nagpapahinto ng mundo mo? Wow. Tanga, break na tayo. Ano na naman ang fashion sa Paris? Kung anong kulay ng buhok mo, siya rin ang kulay ng damit mo. Marami naman, kalokohan na naman. Nakita ko itiniterno. Ibig mo sabihin, pinapas yung kulay ng buhok sa damit? Oo. Oh. Halimbawa yan, itim ang buhok. Itim ang damit. Pareho. Yes. E kung pula buhok? Pula rin ang damit. E kung dilawang buhok? Dilaw din ang damit. Paano kung walang buhok? Wala rin damit. Burlesque na yan. Itiniterno nga eh. Fashion show. Panis yung araw-araw mong kilig. Woo! Kung wala kang dilig. Boys, tandaan nyo, isang babae lang ang binigay kay Adan, si Eva, hindi iba-iba. May kilala akong preso, lifetime yung sentensya niya. May nangangailangan ng mata, binigay niya yung dalawa niyang mata libre. May nangangailangan ng kidney, binigay niya yung isa. May nangangailangan ng kamay, binigay niya yung dalawa niyang kamay, walang bayad. Gusto niya pa sana ibigay yung paa niya, kaso nakahalata yung warden. Sabay sabi, nahalata ka na namin na, unti-unti ka nang tumatakas. Pare, nakakatatlong asawa na ako. Bakit pare? Ano nangyari sa una? Inatake sa puso yung kinain ko. Eh yung pangalawa? Inatake din sa puso yung kinain ko. Eh yung pangatlo? Inatake rin sa puso kasi kinain mo. Hindi, ayaw kasi magpakain eh. Sinakal ko. Kayo mga boys, ang hilig yung tumingin sa dibdib. Tapos sasabihin nyo, ay, yan lang. Eh kung baliktad rin natin yung sitwasyon pag pinakita nyo na si Junjun. Tapos, sasabihin namin, ay, ang cute! Love, nakaligo na ako. Gusto mo kumain? Love, sa isang araw na. Ay, bakit? Pagtapos na yung ano. Yung ano? Ano mo, yung regla mo. Ang bihira ka naman, aalin mo pa yung sandata mo kung di mo gagamitin sa madugong labanan. Putang ina mo. Anong sabi mo? Hindi porke tinititigan kita, may gusto agad. May reklamo ka? Di ba pwedeng nanigurado lang? Bakit? Kumukha ba yan o pwede? Ate,
Sa isang relasyon, natural lang ang tampuhan. Kaya huwag ka nang malungkot dyan. Ang dapat mo lang gawin ay ipakita mo kung gaano mo siya kamahal. Lambingin mo at ipadama mo na siya lang ang baby mo. No. Padedehin mo. Gago! Tumingin ka sa aking mga mata. Alam mo, ang ganda ng mga mata mo. Kaya lang, may muta. Mahal, bakit ba ang hilig mong laruin yung sa akin? Wala lang. Nakakamiss din kasi. Bakit? Hindi mo ba yung ginagawa dati sa ex mo? Hindi ah. Mayroon din kasi kunyan dati. Darna! Ang iniinig. Pre, simula pagkabata mo, may nakita ka na bang insekto dalawa ang paa? Insekto dalawa ang paa. Insekto dalawa ang paa. Insekto dalawa ang paa. Wala, pre. Meron, bubuyog. Bakit bubuyog, pre? Si Jollibee. Alam nyo, baliktad, pag sumakay ka sa jeep at sa babae. Bakit? Sa jeep, pag padagdag ng padagdag, sumisikip. Ha? Sa babae, pag padagdag ng padagdag, lumuluwag. Gago!